Magandang araw po mga alahero at lalong-lalo na sa mga gustong maging alahero. Para sa inyo ang video na to. Pag-uusapan natin ang tungkol sa mga pangunahing kagamitan sa paggawa ng alahas o kagamitan ng isang alahero. Makagawa tayo ng alahas sa pamagitan lamang ng mano-mano. Kailangan natin ng supplite. Double at saka single. Sabay na rin natin ang palayok para paglagyan ng mga tutunawin. Busan, meron tayong busan na para sa pahaba, meron din para sa malapad. So dalawang klaseng busan. Isang set ng mga pliers, magkaiba-iba ang mga dulo, depende sa gamit. Tulad nito, saka ordinaryong pliers para pang batak. At isang set ng mga chani o tweezer na gamit din sa magkaiba-ibang mga gamit. At mga needle piles, mga barag, ibang-ibang klase din. May half round, may flat bastard at saka set ng needle pile. Pwede rin tayong gumamit ng dekorente. Pencil grinder na tamang-tama lang yung hawakan. Maliit bagay sa maliitan ng mga pinagawa. Sabay na rin dyan ang mga bit ng pencil grinder na magkaiba-iba rin ang mga gamit. Meron din tayong mga pangputol, mga pangkat. Maliliit na guting, malaki. Itong bandili na panglagari natin sa mga malalapad at malalaking mga pisa. Kailangan din natin ng measuring tools. Tulad ng mitruhan, gamit natin to sa mga kung gaano kahaba yung pintas. Kailangan natin ng mga timbangan. Digital na ngayon, dati mano-mano lang yan. Gamit natin ng ruler para pag nag-layout tayo ng mga sing-sing, makuha natin yung straight na guhit. Kailangan din natin ng Bernier caliper para malaman natin, matansya natin kung gaano kakapal, kalaki, kahaba yung ginagawa natin. Makuha din natin yung diametro ng mga sing-sing na ginagawa natin. Meron din tayong bigurnya na dito binubuo, pinapasok yung sing-sing pag gumagawa ka ng sing-sing. Meron din tayong gemstone caliper. So dito sinusukat kung gaano kalaki yung mga stone, yung mga bato na kinakabit sa mga alahas. At hindi natin dapat kalimutan ang ring sizer. Simula sa maliit na sukat hanggang sa malaking sukat. Salamat nga pala sa nagbigay nitong ring sizer na to. Galing pa itong bugo sa ring alahero. Ang importante sa alahas, yung kintab niya. Yung linis ng gawa. So kukuha natin yung kintab kung meron tayong pang palis. So kailangan natin ng liha. Pagpuputol-putulin para lumit. Tsaka yung pang bapping. Merong katulad dito. Katulad nito. Merong tila lang ginawang pang bapping. At saka ito, pang pakintab sa loob ng sing-sing. So ito yung pinapakintab. At ginagamitan yan sila ng tinatawag na pasta at saka ruho para lalong kumintab yung sing-sing natin. Sa paggawa ng hilo o string para gawing kwintas, kailangan natin ng droplets. Kailangan natin ito batakan. So simula sa malaking butas, papasok mo dito yung silver o ginto, lalabas siya sa hanggang sa maliit. Babatakin mo, hahatakin hanggang sa pinakamaliit-liit na hanggang sa kung saan gusto mong pinakamaliit. So lalabas siyang bilog na string. Pwede ring lumabas siya na half moon o kalahating bilog. Pag pinasok mo galing sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. At meron ding tayong square. So gusto mo ng square, yung hibla, yung string.
yung hilo galing sa malaki hanggang sa maliit. So kadalasan ginagamit ito sa bar chin. Sa pag-uukit ng disenyo sa singsing, kailangan natin ng ganito. Mga pait. Chisel. Magkaiba-ibang disenyo. Meron siyang flat yung dulo. Meron siyang patulis. Meron siyang half round. Meron siyang triangle. Meron siya kahit anong gusto mong maging disenyo sa inuukit mo, dapat meron kang tools na pang-ukit. Tsaka itong mga pangmarka, importante din to para mamarkahan natin yung mga singsing. Sa paggawa ng mga bilog-bilog o half moon, mga disenyo na pang-kalay-kalay sa mga bracelet, halimbawa bilog, meron tayong looming blocks o tumbukan. Meron din tayong pangtumbok. So depende sa sukat ng gagawin natin, meron siyang kapares na pangtumbok. So ilalagay dyan saka tutumbukin. Isa sa pinaka-importanting kagamitan, itong dinatawag natin na laminador. Dito natin iniipit yung ginto o silver para maging flat siya. Makuha natin kung gaano kanipis yung gusto natin. Kung gusto na natin na pahaba, dito rin sa mga groove, pinapasok yung mga silver o ginto, lalabas din siya doon sa likod na pahaba. So, iniikot-ikot lang to. Hindi natin maiwasan sa paggawa ng alas na gumamit tayo ng mga toxic chemicals. Meron tayong mga chemical na ginagamit dito. Ang una, gumagamit tayo ng borax para sa paghinan, pagpunaw. Gumagamit tayo ng at saka ito salitre sa mga panglinis natin. Gumagamit tayo ng muriatic acid saka yung cyanide, kailangan din natin yun pampaputi, at sabon para pang pakintab. Gamitan natin siya ng brush para matanggal yung mga agyo-agyo sa ginagawa nating alahas. Yung lamisa pala ng isang alahero, meron siyang drawer na ganito at saka meron siyang tukoy na ganito na pagpapatungan pag gumagawa ka. Sa mga gustong maging alahero dyan, abangan nyo yung susunod na video natin at pag-uusapan natin doon kung paano gamitin yung tools ng isang alahero. Kung napanood nyo ang video to at nagustuhan nyo, paki-press na lang ng likes at paki-share na din para sa ibang magpanood din yung iba. At kung gusto mong matutong gumawa ng alahas, paki-subscribe na lang ang channel na to para updated ka sa susunod na video na gagawin natin para sa mga kung paano gamitin yung tools at kung paano gumawa ng alahas. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo lahat.